Hi, good morning. Nagre-repot uli ako ng aking mga plants. Dito uli ako sa aming loob. Ire-repot ko lang ang aking mga bagong bili. Ito, ire-repot ko siya. Ano to? Peperonia. Peperonia russo. Tapos ito yung aking succulent. Ito pa yung isa. Ang ganda niya, guys. Tapos, update ko lang kayo dito sa aking, teka, wait lang. Update ko lang kayo dito sa aking, yung nirepat ng last vlog ko. Yan, yung, ano bang tawag dito? Happy Bean. Pasensya na kayo sa kamay ko. Nag-ano ko nitong lupa. Happy Bean, yung horseshoe, tsaka itong, yung ano, kalimutan ko yung pangalan niya. Tapos ito baby to ng chicken hen. Namatay na yung chicken hen. Natira lang yung mga baby. Sana mabuhay. Tapos ito may bagong bili uli ako. Yung marble potos. Tapos ito yung aking banana. Na binilad ko sa labas. Ayan. Natapakan o sadyang tinapakan. Ayan yung nangyari sa kanya. Kawawa. Pero tatanim ko pa to. I-air dry ko lang. Parang basa. Tignan nyo. Ayan siya. Pati itong nakatayong ganyan. Kaganoon na. Ayan. Lagas-lagas na. O, diba? Marami kasi mabait dito. Ayan. Kawawa naman ang aking banan. Ayan. Sana makasurvive tong isa. Kasi parang nabali sila. Magkadikit kasi yan ang dalawa. Parang nabalay na isa. Tinapon ko na yung isa. Ayan. Ay, eto yata yung pinutol ko yung ugat. Ay, eto. Ito yung karugtong yan. Kasakaling mabuhay pa. Kawawa naman ang aking banana. Ayan yun. Ito, makakasurvive pa siguro to. Air dry ko lang muna siya. Tapos ito yung aking bagong biling marble. Marble potos. Eto, ano na to? Survive na to. Ayan. Hindi lang siya naarawan kasi ano, walang araw pa, sulpot-sulpot lang. Ayan. Ayan na siya. Ang ganda nito. Peperonia russo. Hindi ko alam pangalan itong succulent natin. Ang isang araw pa ito dinilibre, ngayon ko lang nairipat. Tsaka ito, ayan. Kailangan itong mapaarawan. Ayan. Labas ko lang siya sandali. Ito yung aking potos. Tatlong variety siya. Ito yung Enjoy. Ayan, ba't may ganun siya? Enjoy potos. Tapos, ito yung Neon. Ito yung Golden potos. Golden potos nga ba to? Ayan. Dadagdag ko tong Marble potos. Ayan. Ayan, ito yung aking photos. Idadagdag ko lang dito sa gilid yung Enjoy. Ay, Enjoy. Bye-bye. Ayan siya. Pwede siyang pagdalawahin. Ayan. Binali ko lang. Itong isa, lalagay ko dito. Itong isa, tatanim ko dun sa ano. Ayan. Para ilang variety na siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na variety na siya.
natin ang vermicast. Ayan na siya, guys. Ang ganda-ganda na niya. Ayan. Very lush na. Ayan, dinagdag ko lang siya dito sa gilid. Tapos, ito yung golden. Ito yung enjoy. Tapos, ito yung ano, neon. Yan. Bali, apat na variety na siya. Ganda niya, guys. Yan yung kanyang pot. Yan. Yan, guys. Dito lang ako nagre-repot sa loob. Kasi sa labas, basa yung sahig. Kakain ako na ako sa lakbak ng ganyang upo. Dito, nakaganyan lang ako. So, dito ako nagre-repot sa aming loob. Tapos ito, tatanim ko naman siya muna sa pasok. Yun palang, ano, rose cabbage. Wala na pala siya dito. Inampon siya ng aking anak na lalaki, nandun na. Tsaka yung aking black prince. Kaya wala siya dito. Sa mga succulent ko. Nandun na siya sa, ano, sa anak ko. Kinuha siya. Nakurso na dahan. Kaya yun, nasa kanya na. Ayan. I-repot ko naman ito. Lalagay ko sa pasok. Dito ko na lang siguro siya itatanim. Ayan, ganyan lang din ako mag-ipat. Tapos yung mga lupang tinanggal ko sa mga ganito. Ayan, pinagsasama-sama ko lang, ginagamit ko ulit. Nire-recycle ko lang. Ayan. Kasi sayang naman. Ito, vermicast yung iba dito. Pinaghalo-halo ka na. Tapos may pumice. Ayan. Hindi ko sinasanay sa kaartehan yung mga halaman kasi pag sinanay mo yan sa kaartehan ko din mahirapan. Kaya itanim mo lang kahit saan siya. Lalo na itong mga potos kahit saan naman yan. Madali lang naman nabuhay yan. Yan. Yan, tanim mo lang siyang ganyan. Ang importante lang kasi dito sa photos, lagi gusto nila laging basa. Naarawan, naulanan, ganyan. Rain or shine yan. Ayan, di na ako masyado sumusunod sa kagaya ng ibang mga nag-aalaga na ansela ng mga ano nila. Ito mga succulent ko nga, hindi ko na siya yung ginagawa yun. Sinasabi nilang hugutin, tapos i-air dry, pinuputo lang ugat. Hindi na, ganyan na siya. Kung ano yung lupa niya dati. Yan na, dinadagdagan ko lang, nililipat ko lang siya sa paso. Buhay naman. Buhay naman yung mga binili kong succulent. Nag-start ako mag-alaga ng succulent is November. Halos 1 month na siya ngayon. Buhay naman lahat yung binili ko. Meron lang namatay, yan, kagaya nitong banana. Na hindi naman namatay ng kusa. Napatay lang. Ay, ano ba yan? Kasi oh, nakita ko na lang siya ganyan. Nung binilad ko siya, maayos naman siya. Nung kinuha ko na doon, ayan, ganyan na itsura niya. Ang ganda na kaya niyan. Kasi nag-aano na nga siya oh. Nag-i-stress na yung kulay niya. Diba, ang ganda-ganda na. Mag-ganyang kulay na sana sila lahat.
ko na i-stress sarili ko din. Kaya mo na. Ito na yung ating magandang ano, marble photos. Ayan. Tapos ito. Ayan, marble photos. Yung iba, sinasabi nila, bakit daw sila pag nagtatanim na mamatay? Hindi daw, siguro daw, mabigat yung kamay nila sa halaman, ganyan, ganyan. Parang, ewan, hindi naman ako maniwala sa ganun. Basta't may ugat ang halaman, nadidiligan, naaarawan, nabubuhay yan. Namamatay lang ang halaman kung hindi siya naaarawan, hindi siya nakakakuha ng tamang araw, tamang tubig. Yan. Pero pag nakukuha nila yung tamang araw, tamang tubig, buhay naman yun. Minsan nga, tinatapon mo lang yung halaman, nabubuhay. Tumutubo na lang yan. Minsan nga, pag naputol, ihagis mo lang yan. Makikita mo, may ugat na. Kaya ako naniniwala sa mabigat ang kamay sa halaman. Basta tinaalagaan mo yung halaman, nabubuhay yan. Tsaga-tsaga nga lang. Ako kasi binubuhat ko yung halaman sa arawan. Pag walang ninaarawan, buhatin ko siya sa arawan. Tapos pag umulan, buhatin ko siya sa may ulan. Para kukuha niya rin yung tamang ulan, tamang araw. Kasi diba kahit tao naman pag ginaarawan, nanghihina rin. Pag kulang ka rin sa tubig. Parang tao lang din yan. Kailangan ng tubig, kailangan ng araw, kailangan ng vitamins. Yan. May mga vitamins din yan sa halaman. Nilalagyan ng mga fertilizer, ganyan. Pero ako, hindi naman ako dati naglalagay ng fertilizer. Dumadami na lang, dumadami halaman. Ito may umusbong, pinuputol ko, tinatanim ko ganyan. Pero ngayon, naglalagay ako ng Osmocot. Yan. Sumusunod lang din ako sa ano. Pag nakikita ko. Para saan yan? Osmocot. Sabi nila, pampabulaklak, pampataba ng halaman. Sabi ko, sige, try ko nga. Lagyan ko. Tapos meron pang isa, yung 1414 fertilizer daw yun. Yun. Naglagay na rin ako sa halaman. Pero yun yata, mga once a month lang yata ginagamit yun. By tsura. Ayan, gaya niyan, yan. Yung nakikita niya yung bilog-bilog na ano na yan. Yan, osmocot yan. Lalagay ko dyan sa ano. Gilid-gilid. Yan, ganyan lang. Yan, sobra pa yung aking lupa. Lalagay ko na siya dito sa paso. Parang gusto ko i-ripat yung aking ano. Teka, kunin ko. Hindi ko tuloy na i-vlog. Nilipat ko tong ito sila nakatanim mo. Maliliit na ano. Nilipat ko siya sa isang paso. Ayan. Sama-sama sila. Puro to, ano bang tawag dito? Nakalimutan ko na. Ayan. Alam nyo na yung mudra. Malilimutin na. Ayan. Ganyan lang ako pagka bagong ripat. Binabasa ko lang siya. Tapos, kahit mga 2 days na bago ko yan balikan. Yan, di ba ang ganda niya tignan? Iisang variety yan. Ay, isang angkan. Iba't ibang variety. Yan. Parang ito lang. Iba-ibang variety pero isang angkan. Yan. Kung nakabili pa ako ng isang kulay dito ko ilalagay. Yan, ang ganda niya. Nakaka-happy. Yan guys, nag-sync in na sa utak ko kung anong pangalan niya. Petunia. Yan, Petunia ang kanyang pangalan. Yan. Ano siya? Bali, 4 colors.
Ayan, ang ganda. Ito parang may pagka red siya na pink. Ito parang white. Tapos ito parang may pagka old rose ang kulay. Ito green. Ang ganda-ganda. Ayan. Pag mahilig kayo sa halaman, anti-stress din yan. Makaka-relax ng ano. Tsaka hindi nyo maisip yung inyong mga problema. Ayan. Kut-kut-kut-kut lang kayo dyan sa halamanan. Nare-relax na yung mga ano nyo. Yung inyong isip. Nare-relax kayo. At hindi nyo maalala yung inyong mga problema. O habang nagtatanim kayo, isipin nyo na kung ano magiging solusyon. Yan, yun lang. Ganda niya.